morning. Pag-uusapan natin ngayon kung paano magtanim ng beans. Yan po ay beans. Yang tinatawag na Baguio beans, pero hindi ito sa Baguio, nasa Egypt beans. Bago sa ang lahat, itatanim siya ganyan, lilinisin muna yung lupa, lagyan ng tahi ng manok, tahi ng kalabaw, para maganda yung pagtanim, yung bagang tutubo siya na maayos, parang fertilizer niya. Yun yung fertilizer niya nga. Yung ginagamit, organic talaga. Ayan, kung makita nyo, maganda yung kubo niya kasi yung ginagamit na fertilizer, ang tahi ng manok at saka tahi ng kalabaw. Hindi kami gumagamit ng mga pesticides at saka fertilizer yung binibili. Sorry, pero kasi mahal yung mga fertilizer, yung binibili lang namin yung mga tahi ng manok at saka tahi ng kalabaw. Yun ang ginagawang fertilizer dyan. Kaya huwag kayong matakot kumain. Pumunta kayo dito. All is free. Anyway, ayan yung beans na yan, nasa isang buwan at kalahati na yan yung kung makikita nyo. Meron siya siyang mga damo-damo pero nililinisan yan. Ayan, may bunga na nga siya. Pwede na siyang lutuin. Ilagay sa tinulang manok, tinulang paan ng kalabaw, paan ng baka, udi, kaya kahit saan nyo gamitin, masarap yung beans na yan. Anyway, yung beans din, hindi lang ano, karaniwang beans. Yung beans ay ginagamit na kung gusto mo magpapayat, kumain ka ng maraming beans. Kasi parang feeling, parang may fullness. Yung baga, ibang kong sabihin, parang busog na busog ka talaga pag kumain ka ng beans. Kaya yung gusto magpapayat dyan, kumain ng beans palagi. Marami kasi siyang ano, fiber. Which contribute to the feeling of fullness, sabi nga nila. Yung bagang palagi kang busog, parang ayaw mo nang, wala kang ganang kumain kasi yung kinain mo beans. Kahit anong beans, Baguio beans, suya beans, o kung ano beans, lahat na beans, meron siyang capacity na parang busog na busog ka talaga. Parang ibig kong sabihin, meron kang feeling of fullness talaga pag kumain ka ng beans. Kaya yung mga gustong pumayat, maganda din yung beans na yan. Yung beans na ito ay maraming vitamins at minerals. Isang cup ng raw green beans, meron kang 33 micrograms of folate. Yung folate is a vitamin B. Yung folate, I mean, is a B vitamin that helps prevent neural tube defects and other birth defects. Yung bagang para sa mga buntis, kumain ng beans palagi. Kasi para kung baga yung ano sa tiyan natin, yung baby sa tiyan, magiging maganda. Kasi marami siyang protein. Kung baga sa Arabi mal yan, muawayat. Kaya gusto kong kumain kayo ng beans palagi. Yung bata na yan, kumakain na ng raw beans. Yan yung aking model, si Abud. Yan yung tagalinis ng tanim. Tagalinis ng bringan, talong, yung beans. Yan. Kinakain niya yung beans kahit na hindi na hinuhugasan. Kasi may ulan, malinis na siya at saka walang pesticides. Kung nakikita niyo, maganda yung tubo niya. Mashallah, tabarakallah. Pag may nakita yung bata ng beans, kinakain niya na, worry kasi ano naman siya, wala siyang mga pesticides. Yung ginagamit namin, yung mga natural na pampatay sa mga alipupot na mga insecticides. Kaya huwag kayong matakot pag kumain ng mga ganyan kasi bihira nang gumagamit ng mga pesticides. Yung ginagamit ng mga organic na lang kasi mahal na nga. O tingnan mo yung bata, naglilinis. Siya yung tagalinis namin, taga model. Yung model namin, kung ibig kong sabihin. Kaya sa mga hindi pa kakaalam kung paano magtanim ng beans, ayan, yung nakita nyo, malinis na area, dyan, itatanim yung beans. Sa kabila ito, medyo malaki na.
Yung sa kabila, nililinis pa yung ano para itanim mo naman yung isang beans. Kasi yung beans na to, meron siyang time talaga na itatanim. Hindi na basta-basta na kung anong day o anong buwan mo siya itatanim. Meron talaga siyang set of time na itatanim yung beans na to. Paminsan-minsan naman, yung ating model ay namamasyal. Ayan, kung nakita nyo. Anyway, ayan yung beans, malinis siya, oh. Ay, wah, malinis siya na malinis na malinis kasi nililinisan. Kaya sa always, mga always hindi palagi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe po. At paki-like at saka share. Kung mayroon kayong gustong sabihin, halimbawa gusto nyong makita kung paano magtanim ng ibang halaman, magsabi lang kayo dyan. Inshallah, God willing, sa susunod, papakita ko sa inyo kung paano magtanim ng fool sa Arabic. Yung beans din yun siya. O di kaya, meron din kami dyan, may mga halaman din niya na cabbage. Sa susunod, papakita ko sa inyo kung paano magtanim ng cabbage. Pero bago sa lahat, gusto kong mag-like muna kayo at share. Yeah, sa ating model, maraming salamat sa inyo, sa iyong pakikisama sa amin. Sana'y pagpalain ka ng Diyos at magiging isang tagumpay na farmer. Abud, good morning. How are you? Anong pangalan mo? Yung batang yan ay palagi kong kasama sa aking pagbibidyo. Siya yung aking taga-hawak ng kamera din. Taga-linis ng tanim dyan. At saka kasama-kasama ko siya sa lahat ng video. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagsama-sama at pagtangkilik sa ating programa. Wow. Anyway, ayan na yung beans. Sa uulitin ko sa inyo, yung hindi pa naka-like, share, at subscribe, paki-subscribe po para sa ating maliit na model. Okay? Sana'y tuloy-tuloy ang inyong pagtangkilik sa aming programang ito. Suso Isam, yung tunay na channel namin. Kaya hanggang sa ating pagkikitang muli. Anyway, maraming salamat din sa ating model na yan. Uulitin ko sa inyo, yung beans na yan ay 3 buwan yung ano niya para mag-harvest siya. At hinaharvest siya ngayon November, December, maha-harvest na yan siya. Ayan yung lupain na malinis at itatanim natin dyan. Inshallah, God willing, sa susunod na linggo yung full, yung isang beans din. Isang uri ng beans na itatanim natin. At ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya itatanim. Ayan na yung beans na yan. Hindi yan sa akin. Anyway, ako po'y taga-pamahala lang at taga-picture para ipakita ko sa inyo kung paano magtanim. Anyway, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik. Sana'y tangkilitin nyo ang programang ito, ang channel na ito, na walang sawa. Paki-like, share, and subscribe po. Ayan o yung beans. Aywa. Yung pagpapatubig sa kanya ay through tubing. Kagaya ng mga sinasabi ko sa inyo sa mga nakaraan na video, yung area na ito ay isang disyerto. Pero hindi siya talaga disyerto na disyerto. May tubig po siya. Pero sa mga malalayong area katulad nito, yung pagpapatubig po ay through tubing. Mayroon po siyang makina na malaki na nagbibigay ng tubig. Hanggang dito na lamang, maraming salamat po ang inyong tagapaglingkod, Suso Isam. Sana magkita-kita tayong muli, okay? Bago matapos pala ang video na to, gusto kong ipakita din sa inyo, yan ang buhay ng mga magsasaka sa Egypt. Yan yung sa mga nakaraang kong mga video, yung mayroon akong video na cow-racer, yan yung dyan sila nakatira, tingnan nyo, oh. Yan yung bahay nila, yan yung cow nila. At saka yung mga farmer dito, dahil medyo malayo yung bahay nila, at saka season ngayon ng mais, ayan, nagsusugba sila ng mais. Sarap nun, may kasama pang niskape, nagsyasyay at saka nagniniskape sila, ayan o. Oh. Yummy, yummy. Kaya
Sarap ng buhay dito. Kaya kung hindi pa kayo nakapagbisita ng desierto ng Egypt, magbisita kayo. Kasi marami ding mga malalawak na tanimin. Ayan yung cabbage. Sa mga kaibigan natin dyan na hindi pa nagkapunta sa Egypt, inaanyahayahan ko po kayo. Ang Egypt po ay magandang lugar at may mga maraming tanawin kayo na makikita dito. Ayan, masarap yung mais ho. Yung Nescafe andyan ho. Yung chai. Kasama dyan. Pag natikman nyo, sabihin yung isa pa nga. Kaya sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming programa, Susuisam, maraming maraming salamat po. Sa uulitin ko, hindi lang ito karaniwang beans. Yung beans na ito ay maraming mga bitamina. Marami tayong makukuha sa beans na yan. Kaya patuloy tayong kumain ng beans araw-araw. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat, salamat, salamat uli ang inyong lingkod, Susuisam. Bye!